Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang hadith natin ngayon insyaallah subhanahu wa ta'ala ito ay hadith an raddil madhalim ila ahliha. Ang ibalik mo ang mga zulm, yung mga nakuha mong karapatan sa mga tao. Kung kanino mo ito nakuha, kung sino yung naapi mo, kung sino yung naloko mo, kung sino yung nadaya mo, magmadali ka nang ibalik ito ngayong araw bago dumating ang araw na walang pakinabang ang kayamanan, walang pakinabang ang pera, ang ginto at pilak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu madhlama li akhihi falyatahallalhu minha." Sino man anya ang nakakuha ng madhlama. Ibig sabihin, meron ka nagawang pandaraya, panluloko, pang-aapi, nakakuha ka ng kayamanan, nanakaw sa ibang tao, kinuha mo yung karapatan ng iba, ito yung ibig sabihin ng zulm. Yung makakuha ka ng karapatan ng ibang tao, anong dapat mong gawin? Ang sabi sa hadith, falyatahallalhu minha. Dapat ka na magiligtas sa mga nakuha mo na yan. Magmadali kang linisin ang sarili mo. Ibalik mo ang karapatan ng iba. Huwag mong antayin na kunin nila sa iyo yun. Yung sila mismo yung kukuha ng karapatan nila sa araw ng paghuhukom. Habang nandito ka sa mundo, ibigay mo na kagad. Kasi kapag kinuha nila yung mga karapatan nila sa kabilang buhay, ang sabi sa hadith na ito, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ مِنْ قَبَلْ. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi na makapagbigay ng pakinabang yung dinar at dirham. Alam natin, yung dinar at dirham, ito yung pera noong araw. Yung ginagamit ng mga Arabo, at hindi lang mga Arabo eh, maging sa Europa, at sa Africa, ang pera na ginagamit noong araw ay dinar at dirham. Ito ay mula sa ginto at mula sa pilak. Sa kabilang buhay, mga kapatid, hindi na makapagbigay ng pakinabang ang ating kayamanan, ang ating mga salapi. Kahit gano'ng pa kadami ang yung ginto at pilak, sa kabilang buhay, wala nang say sa yun. Kaya nga sabi sa hadith na ito, falyatahallalhu minha. Alyaw, mga kapatid, gawin mo na kagad. Maging halal ang sarili mo sa kanila. Yung halal na, tapos na, wala nang problema, wala ka ng utang, wala ka ng pandaraya, wala nang panluloko, wala nang karapatan. Nabalik mo na lahat ng amana sa mga tao. Huwag mong antayin na sila yung nalapit sa iyo sa kabilang buhay. Ngayon pa lang, ibigay mo na. At huwag mo na rin antayin na dito sa mundo pa lamang sisingilin ka na nila. Sapagkat sa kabilang buhay, wala nang pakinabang lahat. Ang sabi pa sa hadith na ito, min qabal an yukhad li akhihi min hasanatihi. Ito yung mangyayari sa kabilang buhay. Fa in lam yakun lahu hasanat, akhada min sayiati akhihi faturihat alayhi. Ito yung problema. Kapag hindi mo nabigay ang karapatan ng iyong mga nakuha ng iyong karapatan ng iba na iyong kinuha, ito yung problema. Dito sa mundo tayo ay nagsasalain, di ba? Gumagawa ng ibada, nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng zakah. Sa kabilang buhay, ito yung mangyayari. Kung wala tayong kabutihan, ganito kasi yun eh. Ibibigay natin yung kabutihan natin sa kanila, ito yung magiging kapalit. Tayib. Yung kabutihan na ginawa natin, ito yung magiging kabayaran. So parang napagod lamang tayo ng ilang taon tayo nag-fasting. Yung kayamanan natin, kabibigay ng sadaka, kabibigay ng zaka, binibigay natin sa mga tao. Bakit natin ibibigay sa kanila? Sapagkat yung pera, wala nang pakinabang sa kabilang buhay, yung salapi. Kaya dito pa lang sa mundo, dapat linisin natin ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad sa ating mga naloko, ating mga nadaya, ating nasiraan ng puri, dito pa lamang. At kapag, sabi rito, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٍ. Eto. Kapag wala tayong naggawang kabutihan din. Kumbaga yung tao, puro makasalanan na. Gumagawa ng kabutihan, pero mas marami yung kasama na kanyang nagagawa. Eto yung problema. أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ. Yung kasamaan ng nagawa ng ating siniraan, ating kinuha na ng karapatan, yung ating niloko, ibibigay sa atin. Subhanallah. So papatawarin yung kanyang kasalanan, ni Allah subhanahu wa ta'ala, tapos mapupunta sa taong kumuha ng karapatan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid,
Yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa araw ng paghuhukom, hindi makapagbigay ng pakinabang ang mal, yung kayamanan. Walang saysay sa kabilang buhay ito. Wala banun at yung mga anak. Kung dito sa mundo, may kayamanan ka, na napaproteksyonan ka. Kasangga mo yung kayamanan mo, magkaroon ka lang ng problema, pera, bigay ka lang bigay ng pera. Tapos may mga anak ka na nagtatanggol sa'yo, pumaprotekta sa'yo. Mga anak mo na malalaki, mga kilalang tao, pinaproteksyonan ka. Dito sa mundo lang yan, pero sa kabilang buhay, ang sabi ni Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa araw na walang pakinabang anya, ang mga kayamanan at ang ating mga anak. Ano may pakinabang sa kabilang buhay? Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallahu biqalbin salim. Maliban na lamang, siya na binigyan ni Allah ng malinis na puso. Mga kapatid, nakakatakot po itong hadith na ito. Lahat tayo nagkakamali, alam natin. Malinaw ang hadith. Ang sabi sa hadith, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Yung inna sa Arabic, kapag itatagalog mo ito, maaari mo siyang isali na katotohanan o kaya patunay, no? Katunayan. Sinisigurado mo yung isang bagay. Kaya sabi sa hadith al-Qudsi, innakum, katotohanan na kayo, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, katotohanan na kayo ay nagkakasala sa gabi, bil-layl, wan-nahar, at maghapon, umaga hanggang hapon, nagkakasala tayo. At ang utos sa atin, humingi tayo ng kapatawaran kay Allah, papatawarin niya tayo. Ngunit mga kapatid, may mga karapatan, may mga karapatan ang nandito na sa isang tao. Taib? Una, yung karapatan niya kay Allah, kapag hindi siya nakapagsala, kasi tayo, karapatan ng isang Muslim na magsala. Kapag hindi ka nakapagsala ng Fajr, nagising ka ng 7, anong gagawin mo? Magwudu ka agad at magsala ka agad sa oras na yun. Kasi karapatan niya ni Allah. Yung karapatan sa atin ni Allah, halimbawa pa yung zakah, yung mga fasting, yung hajj, dapat tayo mag-hajj. Yung mga karapatan ni Allah sa atin, dapat natin itong ibigay kaagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay sa pagitan lamang natin at pagitan ni Allah. Papatawarin tayo ni Allah kapag tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Kapag tayo ay iiyak sa ating mga kasalanan, magsisisi sa ating mga pagkakamali, tatagapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na bukal sa Kanyang kalooban. Tatanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagdududa. Welcome tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang magbalik loob sa Kanya. Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ang sabi ni Allah, sabihin mo Muhammad, ya ibadi, o aking mga lingkod, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na si Allah, pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan, mga kapatid. Shirk, pagkatambal kay Allah. Nung una, ang sinasamba mo, tatlo, ribulto, o anumang bagay, kapag ikaw ay nagbalik loob kay Allah, tatanggapin ka niya. Gumagawa ka ng bid'a nung araw, nagbalik loob ka kay Allah. Gumagawa ng mga haram, nagbalik loob ka kay Allah, tatanggapin ka niya. So yung karapatan ni Allah, mga kapatid, papatawarin tayo ni Allah. Ngunit ang karapatan ng tao, kapag tayo ay nakakuha ng pagkakamali o kasalanan sa karapatan ng tao, dapat natin itong ibalik. At unang-una rito, yung riba. Ha? Yung riba. Yung paninirang puri. Yung panlilibak, mga kapatid. Kapag siniraan mo yung kapatid mo, wajib sa iyo na humingi ka ng tawad sa kanya. Obligado yun. Ang tanong, paano kung nahiya ka? Diba? Nahiya ka mag-sorry sa kapatid mo na siniraan mo siya ng puri. Pinagkakalat mo yung kamalihan niya. Tayib. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, atadru na malghiba, alam niyo ba anya ang paninirang puri? Yung panlilibak? Ha? Ang paninirang puri, mga kapatid, kapag magbabanggit ka sa sarili mo, sa kapatid mo, nang hindi niya ginawa, ibig sabihin, sinisiraan mo siya sa isang bagay na hindi niya ginawa, tapos pinagkakalat mo, ang tawag doon ay buhtan. Nagsama ang kasinungalingan at paningirang puri. Tapos kapag yung sinasabi mo naman ay totoo, na ginawa talaga ng kapatid mo, paningirang puri pa rin yun. Halimbawa, yung kapatid mo nagsisigarilyo. Taib? Yung sigarilyo, kaninong pagitan ito? Sa pagitan ng tao at sa pagitan ni Allah. Ha? Ha?
Yung paninigarilyo, sa pagitan ng kasalanan ito, sa pagitan ng tao, sa kapwa-tao, sa pagitan ni Allah. Direct kay Allah. Kasalanan ito. Kay Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Ngayon, may kapatid kang naninigarilyo, pero yung pagsisigarilyo niya, siya lang, mag-isa. Hindi niya pinapaalam sa mga tao. Nagsisigarilyo siya, pero patago. Alam niyo yan? Kumbaga, doon siya natukso. Doon siya na, ano eh, na-fit na. Mahina siya ron eh. After kumain, sigarilyo. Pag malamig, sigarilyo. Siya lang mag-isa. Pero wala nakakita at hindi niya pinagsasabi, hindi niya pinagmamalaki. Nahihiya siya sa ginagawa niya at alam niya mali yung ginagawa niya. Ngayon nakita mo siya. Ah, pagkakarat mo agad sa mga brothers. Alam niyo ba si brother, nakita ko naninigarilyo. Secret lang natin yan, ha? Tapos sabihin ng pinagsabihin niya, ay bro, may sinabi sa akin si brother. Secret lang daw to. Latin lang, ha? Nagsisigarilyo si brother. Ganun. Hanggang sa kumalat. Gibay mga kapatid. Ang wajib sa iyo kapag nakita ka ng kamalian sa iyong kapatid, pagtakpan mo. Lalo na kung asawa mo, anak mo, kamag-anak mo ang makasalanan o yung nagkamali, dapat mong pagtakpan at payuhan. Hindi ipagkakalat. Tayib. At mas lalong malaki ang kasalanan kapag ang sinisiraan natin ay yung mga ulama. Yung mga ulama. Kapag sinisiraan sila, kasi ang ulama nagkakamali. Nagkakasala sila, walang perpekto. Minsan, nagbibigay sila ng hatol ayon sa kanilang opinion, sa kanilang mag-isikap. Ito yung rajih para sa kanila, mas malapit sa katotohanan. Ngunit taliwas sa ano yun? Sa karamihan ng ulama. Yung tao na yun na mujtahid, nakakuha siya ng gantimpala. Yung tao nagsumikap. At yung taong nagsumikap naman na tama, dalawa yung makukuha niyang gantimpala. Mas malaki ang makukuha ang kasalanan ng isang tao kapag ang siniraan niya ay mga ulama. Kaya kung mayroong pagtatalo ang mga ulama, hindi pagkakasunduan, hindi na pagkakasunduan, ang sa atin ay manahimik. Hayaan natin sila. Partikular kapag ang usapan na yun ay patungkol sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, habang tayo ay nandito sa mundo, magmadali tayo. Wallahi, mga kapatid, nakakatakot. Nakakatakot na hindi natin mabigay yung karapatan ng iba, yung amana sa atin. Meron amana sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, dumating na yung oras na punto na dapat na magbigay ng zakah, hindi ka nagbigay. Nag-aadhan na, hindi ka nagsasala. Tayib. Tapos yung anak mo, mashallah, masipag kang gisingin siya sa salat, sa pag-aaral. Pero hindi mo ginigising sa salatul fajr. Karapat nandun ito ng ating mga anak. Takot kang umabsent yung anak mo sa eskwelahan. Takot kang umabsent siya. Malate. Pero hindi ka takot malate ng ang anak mo sa salat. Hindi ka takot na yung anak mo umabsent sa salatul jamaah. Problema ito mga kapatid. Lahat tayo magkakasala kapag tayo naging pabaya sa sala sa ating sarili at sa ating mga anak. Ang sabi sa banal na Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis sala. Turuan mo anya, turuan mo sino? Ang iyong pamilya. Saan? Na magdasal. Utusan sila, wa'mur. At utusan mo ang iyong pamilya, utos ito, na magdasal. At mali yun, tayo lamang darasal ng 5 beses sa isang araw, yung asawa mo tulog, yung anak mo tulog, yung nanay mo tulog, yung tatay mo, yung kapatid mo tulog, yung kapitbahay mo tulog. Kasama mo sa trabaho, tapos iisa kayong kwarto, magkasala ka sa masjid, ikaw yung ligtas, yung kasama mo, tulog, mali rin yun, magkakasala. Sa kabilang buhay, ya Allah, yung tao na yun, siya lamang yung nagdarasal. Narinig niya yung adan, pero hindi niya ako ginising. Ito yung mangyayari sa kabilang buhay. Sisihan. Ya Allah, yung tao na to dumating sa kanyang Islam, pero hindi niya ako dinaawahan. Lahat tayo may mga kaibigan na hindi Muslim. May mga kamag-anak na hindi Muslim. Dumating sa atin yung katotohanan at hindi natin sa kanila ibinahagi, tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakatakot sa kabilang buhay, mga kapatid. Dito pa lang sa mundo, ayusin na natin ang ating mga sarili. Ibalik natin yung karapatan ng mga tao na ating nakuha. Lalo na kung tayo ay may utang sa iba. At utos sa atin ni Prophet, ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag tayo ay may utang, ano yung sabi? Ya ayuhan nas, o mga tao, kapag kayo ay mangungutang sa bawat isa, idatadayin itong bidaynin, nangungutang ang bawat isa sa atin, anong gawin natin? Faktubu. Ilista nyo. Isulat nyo yung mga utang nyo. Kasi nakakalimot ka. May utang ba ako sa kanya? Wala naman ah. Ito ba yung utang ko? Magkano ba? Nakakalimutan mo. O di kaya, nakabayad ka na pala, tapos isingiling ka ng brother. Bro, di ka pa sa akin nagbayad, di ba? Kaya ang dapat, nililista sa atin. Nililista natin yung ating mga utang at dapat ibalik.
Lalo yung mga amana sa atin. Bro, ito amana sa'yo. Ibigay mo sa mga brothers doon para sa iftar nila sa Ramadan. Hindi mo naman, ano, binigay sa mga brother, pinang-iftar mo sarili mo. Diba? O di kaya, amana sa masjid. Amana sa mga ulila, sa mga item. Nakakatakot talaga mga kapatid. Sa kabilang buhay. Kaya nga, mayroong isang hadith pa, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadru naman il muflis. Kilala nyo ba niya yung taong muflis? Pag sinabing muflis, sa Tagalog, ito yung pobre. Ha? Pobre. Ang sabi sa hadith ni Propeta, yung namamalimos. Namamalimos, muflis, namamalimos. Yung sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, nung tinanong ng sugo ni Allah, yung mga sahaba, kung sino ba yung namamalimos, ang sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, yung taong namamalimos, siya na walang ari-arian at walang kayamanan. Walang ari-arian, walang kayamanan, ito yung namamalimos. Kasi hindi siya manghingi ng tulong sa iba, hindi siya mamamalimos kung meron naman siya. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW bilang sagot, Al-muflisu min ummati, ang taong namamalimos sa aking umma. Sa kabilang buhay, darating siya roon na mayroong singlaki ng bundok ng kabutihan. Allahu Akbar. Napakalaki ng bundok ng nagawa niyang kabutihan. Alam niyo yung bundok Uhud, di ba, sa Madina, napakalaki. Mas malaki pa roon. Yung sala niya, mashallah, ang dami. Yung tahajud niya, madami. Yung fasting niya, ang dami. Yung sadaka niya, napakarami. Yung pagtulong niya, madami. Pero, sabi ni Propeta Muhammad SAW, siniraan niya si Fulan. Kinuha niya yung karapatan ni Fulan. Pinadugo niya si Fulan. Sinuntok niya. Ha? Inapi niya si Fulan. Kinuha niya yung karapatan ni Fulan. Tapos yung mga tao na yun, yung inapi niya, maniningil sa kanya. Ibalik mo yung ginawa mo sa amin sa kabilang nung tayo ay nasa mundo. Tapos kung wala siyang mabalik, ang gagawin niya, yung kabutihan na ginawa niya na sila kinabundok, ibibigay niya sa mga taong inapi niya. Hanggang sa maubos yun. Kasi madami siyang inapi. Marami siyang niloko. Marami siyang dinaya. Normal lamang sa kanya yung ganung bagay. At naubos na yung kabutihan niya. Tapos may mga dumarating pa. Marami talaga siyang niloko. Ay wala siyang kabutihan. Ano mangyayari? Yung kasamaan na kanilang ginawa, ibibigay sa kanya. Hanggat siya yung maitatapon saan? Sa impyerno. Kaya mga kapatid sa Islam, habang tayo ay nandirito pa sa mundo, magmadali tayong ibalik yung mga amana sa atin. Yung mga nakuha natin sa iba. Unang-una kay Allah subhanahu wa ta'ala. May karapatan sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga naiwan natin na sala. Yung mga naiwan natin na sala. Yung mga pag-aayuno na hindi natin napag-aayunuan. Yung mga yung zaka, obligado natin ito. Kung tayo ay may kaya sa buhay. Yung karapatan ng ating mga asawa, karapatan ng ating mga anak, ng ating pamilya. Dapat hanggang ngayon binabalik na natin ito. Ibinibigay na natin. At hindi lamang yun mga kapatid, yung ibang tao pa. Yung mga, kung meron tayong naloko, kung meron tayong nadaya noong araw, nasaktan, dapat ngayon pa lamang ibigay na natin. Kung meron ka nasaktan, pinangakuha, napapakasala mo si sister, tapos bigla kang umatras. Kung ako lang, panluloko yun. Ha? Sino yung mga... Dapat humingi ka ng sorry sa kanya. Ha? Humingi ka ng sorry. Humingi ka ng paumanhin. Kung ano man dahilan. Ang mahalaga, humingi ka ng paumanhin. Nasa sa kanya kung papatawarin ka niya o hindi. Tayib. So, mga kapatid, habang tayo nandito pa sa mundo, ibalik natin yung karapatan ng iba. Bago dumating yung araw na hindi makapagbigay ng pakinabang sa atin yung ating mga kayamanan. Kasi kahit gano'ng kadami yung pera mo, sa kabilang buhay, wala na say-say yun. Tapos na. Wala na talaga. Walang kwenta. Ang iisipin mo sarili mo, nakikita mo yung impyerno. Dito nga lang sa mundo, ha? Dito pa lang sa mundo. Kapag yung tao sobrang tanda na, yung may sakit na siya, may sakit. Walang pakinabang yung pera niya rin eh. Diba? Matanda na, pwede bang pabatain yung edad mo? Mahina ka na talaga. Ha? Mahina ka na talaga. Pag pupunta ka ng masjid, yung mga nakayuko na, pwede bang ituwid yung ano mo? Spinal mo? Para bumalik sa normal dahil sa pera? Wala na.
Darating talaga sa punto, dito pa lang sa mundo, hindi makakapagbigay ng pakinabang yung pera. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Kaya, samantalahin natin, ibalik, mga kapatid, wallahi, nakakatakot ang karapatan ng iba habang tayo ay nandito sa mundo. Ngayon pa lamang, ayusin natin ating mga sarili dahil dumating tayo sa mundo ng biglaan. Hindi natin alam na darating tayo sa mundo. Ganun din yung kamatayan. Hindi natin alam kung kailan sa atin ito darating. Alam natin to, may mga kamag-anak tayo, mahal sa buhay, na nauna na. May mga kaibigan na nauna na. Ngunit, dahil sa pagmamahal sa mundo, yung dunya lang iniisip natin. Gusto natin yumaman, gusto natin maging sikat, maging popular, magkaroon ng pera, magkaroon ng maraming asawa, lumaki yung bahay mo. Puro dunya. Iniisip lamang yung future dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, hindi iniisip. Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ng ating mga puso. Kahit alam natin yung kamatayan. May mga kamag-anak tayo, namatay sa tabi natin. Nakita natin ang harapan. Nagsala tayo, pinagsala natin yung kaibigan natin. Pero hindi tayo nakapulot ng aral. Dahil saan? Dahil sa pagmamahal sa mundo. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sa Ma'akhsha alaykum al-faqar. Hindi ako anya natatakot na kayo ay maging mahirap. Hindi sa atin natakot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mahirap tayo. Yung mga sahaba, maraming sahaba na mahirap. At mas marami makakapasok sa paraiso kaysa sa mga mahirap kaysa sa mga mayayaman. Mas una rin makakapasok ng paraiso yung mga mahirap kaysa sa mga mayayaman. 'Di ba? Kaya hindi sa atin natakot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay maging mahirap. Bagkus natatakot sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tatanafasu fiha. Saan magtatanafos, saan magpapaligsahan, saan maguunahan? Sa mundo. Kahit mahirap lamang yung tao, pero mahal na mahal niya yung mundo. May mga ganun tao, di ba? Yung wala ng pera, pero gusto niya dunya yung nasa isip niya. Nakakaawa sila, wallahi, mga kapatid. Dito, alhamdulillah tayo mga Muslim, yung mga kaibigan natin, mga Muslim, siguro pag kapwa Muslim kasama mo, ang lagi pinag-uusapan is kabilang buhay. Paraiso, impyerno, kung paano makita si Allah sa kabilang buhay, makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, ito yung lagi iniisip natin. Brother, magsala tayo. O, nag-adhan na, sala tayo. Yung may nagpapaalala sa'yo. Pero kung may mga kakilala ka na hindi mga Muslim, kahit dito pa lang sa Saudi Arabia, dito sa Buraida, marami rito, may mga kilala kang hindi mga Muslim. Tignan nyo kung paano sila mag-usap. Sila-sila nagsisiraan, una yon. Pangalawa, bawat isa sa kanila, nag-iipon ng pera. Yung iba sa kanila, 10,000 real yung problema, ay yung sahod, pero problemado pa rin. Marami pa rin utang. No? Iniisip pa rin yung anak niya kung paano makapag-aral. Puro dunya. Diba? Kaya mga kapatid, nakakatakot talaga. Nakakatakot yung iisipin mo lamang yung dunya. Ito yung dahilan kung bakit natatakot sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang malinlang tayo ng mundo. Lahan lang ay may social media. Imbis na bago matulog yung hawak natin, nagdudua tayo, pero yung hawak natin, cellphone. Hanggang sa makatulog na nag-cellphone, hindi nakapagdua. Pagising, cellphone. Imbis na pagising, sasabihin ay dua. Babanggitin niya yung dua, cellphone kagad na sa isip. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nakuha na tayo ng sistema. Ayun yung nakakatakot. Kaya, maging matalino tayo mga kapatid sa Islam. Tulad sa sinabi sa hadith, Al-kaisu mandana nafsahum. Ang taong matalino siya na lagi niyang sinusuri ang kanyang sarili. Yung lagi niyang kinukuwenta yung kanyang mga gawa. Ano ba yung nagawa ko yung araw? Nakapagsala ba ako sa masjid ng 5 beses isang araw? Nalate ba ako ng Allahu Akbar, takbiratul ihram? Nabigay ko ba yung karapatan ng asawa ko, yung anak ko, yung kaibigan ko? Ano yung mga nagawa kong kasalanan ngayon? Lagi niyang nilista. Kaya nga mga kapatid dito, kung pupunta kayo sa masjid, minsan may makikita kayo mga Arabo na may maliit na papel at nakalagay sa dito, sa bulsa ng thawb nila, siguro mayroon kayo nakita, tapos may ballpen. Nagsusulat sa masjid yun. Ginagawa niyan, ngayong araw, nakapagbasa ako ng Quran. Ngayong araw, nakapagsala ako sa masjid. Nakapagsala ako ng sunnah. Ganun ginagawa ng ibang Arabo. Wallahi, makakita kayo ng mga ganun tao. Yung laging nilista yung gawa nila. Ito yung tao matalino. Al-kaisu mandara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. At pinaghahandaan niya ang buhay niya sa libingan. Pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Wal-ajiz, at yung taong pabaya, yung taong makasalanan, yung taong walang pag-iisip, kulang ang pag-iisip. Ano yung sabi?
man atba'a nafsahu hawaha. Siya na laging sinusunod ang kanyang sarili. Paano sinusunod ang kanyang sarili? Magsasala lamang siya kung kailan niya gusto. Gagawa lamang siya ng mabuti kung kailan niya gustong gumawa ng mabuti. Wala siyang pakialam kung ano yung mga bawal. Kung kailan niya lamang maisip magbago, bago lang. Wala siyang pakialam kung halal ba yung kinakain niya o haram. Yung ginagawa niya halal o haram. Kasi sinusunod niya ang kanyang sarili. Ginawa niya ng Panginoon ang kanyang sarili. Pwede yun, mga kapatid. Ang gawin ng tao ang kanyang Panginoon, ang gawin ng isang tao, Panginoon ang kanyang sarili. Ang sabi sa panal na Quran, Afara'ayta manittakada ilahahu hawa. Nakita mo ba niya ang sabi ni Allah sa panal na Quran, sa Suratul Jathiyah, na ginawa niyang Panginoon ang kanyang sarili? Bakit na ginawa Panginoon ang kanyang sarili? Sapagkat ang lahat ng kanyang magustuhan, ginagawa niya. Ang kasunod ng talata na ito, niligaw siya ni Allah sa kanyang kaalaman. May alam siya eh. Alam niya na yung haram, pero ginagawa niya. Alam niya yung bawal, pero ginagawa niya. Alam niya yung tama, pero hindi niya ginagawa. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, ang sabi ni Allah. Siya ay niligaw ni Allah sa pamamagitan ng kanyang kamalian, ng kanyang kaalaman. Alam niya yung tama, pero hindi niya ginagawa. Kaya mga kapatid sa Islam, mga magulang, ngayon pa lamang, ibalik natin yung karapatan ng ibang tao. At lagi natin sinusuri ang ating sarili. At ang kasunod ng hadith, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Ito yung taong makitid yung pag-uutak, laging sinusunod ng kanyang sarili at umaasa siya kay Allah na siya ipapatawarin, ngunit hindi siya gumagawa ng paraan para siya ipatawarin ni Allah. Gusto niya makapasok ng paraiso, ngunit hindi siya gumagawa ng paraan kung papaano makapasok sa paraiso. Ayaw niya makapasok sa impyerno, pero yung tinatahak niya landas sa mundo ay daan patungong impyerno. So ito yung taong kulang sa pag-iisip. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalangin natin kay Allah na bago tayo mawala sa mundo, mabigay natin yung karapatan, maibalik natin yung karapatan ng mga nakuha natin sa mga tao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.